Hey mga broad, so ito nga no, Barangay Hinebra. Yun nga po, nagpapa-tryout nga po ngayon, lalo na sa mga rookies na papasok ngayon sa PBA. Pinapagpa-tryout nga po talaga ng Hinebra yan, para nga po alam nila kung sino talaga yung gusto nilang kunin sa PBA Rookie Draft 2021 sa March 14. So yun nga no mga broads, yung mga nag-tryout na nga, itong sila Karakut, sila Jerk, Easy, tapos yung iba pa. Pero mga bros, may naririnig tayo na umangat etong si Jerk, Easy sa tryout ng Hinebra. Sa lahat-lahat ha. Dahil etong si Jerk, Easy, talagang magaling na ito. At maganda na ang pinapakita nito sa UAAP. So mga bros, abangan natin kung ang Hinebra ay gustong makuha talaga itong si Jerk Ahamisi, dahil siya talaga ang umangat dito sa patryout ng Barangay Hinebra. So ito pa mga bros, no, nakakagulat lang, may isa pang veterano na nag-tryout dito sa Barangay Hinebra, ang dating Barangay Hinebra guard na si Sol Mercado. Si Sol Mercado nga ay nagta-tryout na ngayon sa Hinebra dahil siya ay free agent at wala pang kumukuha sa kanya. Gusto na rin talaga ni Sol Mercado na mapabalik dito sa Barangay Hinebra at makakuha ng isang spot. Pero mga broads, loaded na ang guards ng Barangay Hinebra. Nandyan na sila Scotty, Eli Tenorio, tapos sila Ken Salado, tapos yung iba pang mga rookies na gusto nilang kunin sa rookie draft. Pero mga broads, tapos etong si Sol Mercado nagta-tryout na naman sa Barangay Hinebra. Kaso nga lang talagang loaded na ang guards, at may na-miss pa ako etong si Stanley Pringle ah, nandyan pa sa Barangay Hinebra. So mga broads, loaded na talaga ang Hinebra guards. Pero mga broads, malay natin dahil etong si Sol Mercado veterano na rin ito, dahil matagal na ang pinagsamahan ng Hinebra at ni Sol Mercado. So yun nga ano mga broads, abangan natin yung mga ibang hakbang ng Barangay Hinebra kung kukunin talaga nila etong veteranong si Sol Mercado na nasa free agent ngayon. At yung isa pa no, etong si Jerk Amisi, titigdan din natin kung yan din talaga ang kukunin ng Barangay Hinebra. So yun nga ano mga broads, ang PBA Rookie Draft po March 14, abangan po natin yan kung sino talaga yung mga magiging top prospects. So yun nga no mga bros, abangan talaga natin ang PBA Rookie Draft 2021 sa March 14. Dahil alam nga talaga ng lahat na itong PBA Rookie Draft ngayong 2021 napakalalim ng draft ngayon, dahil marami nga ang mga hinugnan na rookies napapasok ngayon sa PBA, katulad na nga lang nila Joshua Monzon, Jamie Malonzo, Taylor Statham at iba pa. Yun no mga bros, talagang magaganda at malalakas ang mga papasok ngayon sa PBA. At sinabi pa nga ng ibang PBA veterans ngayon, lahat ng mga veterano na PBA ngayon talagang mag-extra workout na sila, dahil nga papasok na yung mga magagaling na rookies ngayong 2021 sa next PBA season. Kaya gusto nilang makipagsabayan na sa mga rookies at patunayan na sila talaga ang mga veterano ng PBA. So speaking ng rookie mga bros, meron pa tayong mga balibalita na galing sa ating sikat na vlogger, etong si From the Sideline po, si Idol From the Sideline, na yung number 2 pick nga daw po ng Northport Batampier, baka makuha na yan ng SMC teams ngayong draft. Abangan natin yan mga bros, no, kasi nga po yung SMC ngayon sila talaga yung mga kumukuha ng mga top picks, katulad na nga lang nung nangyari kay Stan Hardinger, diba? Nakuha yan ng SMB at nasa top pick pa yan ng draft noon ni Christian Stan Hardinger. Tapos ngayon ito namang Northport na number 2 pick, sila nga po ang kukuha ng number 2, at sabi-sabi nga nila na SMC teams ang makakakuha rin ng number 2 nila. So
Hindi natin alam kung sino, kung Magnolia ba, Ginebra, or San Miguel Beermen. Abangan natin mga bros dahil yung prospect ngayon, yung number 2 prospect ngayon na gustong kunin ng SMC, itong talagang si Jamie Malonzo. Jamie Malonzo, isang 6'6 forward, tapos napaka-athletic. Eh, sobrang lakas din neto sa Lasal mga abroads, no? So mga abroads, sa tingin nyo, sino sa mga SMC teams ang kukuha ng number 2 pick? Eh, kung matatandaan nyo, eh, gumalaw na itong Magnolia at itong SMB sa blockbuster trade. Pero mga abroads, ito namang Ginebra ay hinihintay talaga ng lahat dahil wala pa nga po silang trade na nagaganap na magagandang trade na katulad ng mga kapatid niya. So mga bros, baka nga Ginebra na rin ang kukuha ng number 2. Pero pwedeng SMB at pwede rin Magnolia. At natutunogan nga natin na itong Ginebra, baka makuha din nila itong si Matthew Wright. Dahil malakas nga itong si Matthew Wright at gusto rin ng Ginebra ng isang legit shooter. So yun nga no mga bros, abangan natin yung iba pang mga PBA news at PBA updates na mangyari. Dahil sabi nga ni Sir Snow Badua, within 5 days ay may mangyari nga pong blockbuster trade. Dahil nauna na nga po yung Magnolia, SMB, yung Phoenix. At titignan din natin yung ibang mga teams. Dahil hindi lang naman talaga SMC teams ang mga kuponan dito sa PBA. Siyempre kailangan din gumalaw ng ibang individual teams at yung MVP teams. So abangan natin mga bros, no? Sino kaya yung mga blockbuster trade? So yun nga na mga bros, abangan natin yung mga blockbuster trade ngayon. Dahil marami na ang nangyayaring rumors ngayon. Lalong-lalo na nga po yung Matthew Wright to Barangay Ginebra dahil nag-o-offer na rin yung Ginebra sa Phoenix Super LPG. So yun nga na mga bros, sa tingin nyo, sino kaya yung blockbuster trade na yun? At sa tingin nyo mga bros, tama lang ba na kunin ng SM's teams yung number 2 pick ng Northport? Dahil parang lugi talaga ang Northport dito. Dahil alam natin na yung SMC teams ay gustong-gusto yan kumuha ng mga malalakas na players dahil kaya nilang bumili ng mga star players at top picks. Pero mga bros, no, sana wala nung farm team na mangyayari ngayong draft. Sana wala na talaga mga bros, no. So ikaw mga bros, ano pong opinion nyo dito? Komento mo lang po sa baba at isahin natin yan. So salamat po sa panonood mga bros. Yun lang. I'm out.